Maagang nagsisimula ang araw para sa isang fish farmer. Tulad niya at ng marami pang iba na abala ngayon sa organic aquaculture, alam nilang may malaking oportunidad na umunlad ang buhay at lumaki ang kita sa tamang pag-aalaga at sapat na kaalaman tungkol dito. Matagal nang isinasagawa ang organic aquaculture sa ilang bansa sa Asia. Isang uri ito ng pag-aalaga ng isda na ang layunin ay pangalagaan ang kalikasan at iangat ang antas ng biodiversity sa mga katubigan. Isinusulong nito ang paggamit ng natural at karaniwang lokal na pagkain para sa mga alagang isda at pati na ang paggamit ng patabang walang halong kemikal o anumang artipisyal na sangkap na maaaring magdulot ng sakit o makasama sa kalusugan ng mga namimili. Kapag sinabing organic, nakasisigurong mabuti ito sa kalusugan. Maingat itong nababantayan at pangmatagalan ang sistemang ginamit para mapataas ang produktong ani. Noong 2012, ipinagtibay ang Philippine National Standard for Organic Aquaculture na naglalahad ng mga patakaran para sa pagsasagawa ng organic aquaculture sa iba't ibang katubigan. Saklaw nito ang pagpapataas ng kalidad ng produktong isda na ligtas sa kontaminasyon dulot ng nakapipinsalang kemikal at ang paggamit ng kauri nitong sangkap. Isinusulong dito ang ligtas na pagkain para sa lahat. Ang pagkakaroon ng mas maraming pagpipilian sa pamilihan, ang paghikayat sa paggamit ng sistemang polyculture habang isinasaalang-alang ang kabutihan ng kalikasan tungo sa pangmatagalang produksyon. Higit sa lahat, hindi mabigat o masalimuot ang pag-aalagang hinihingi nito sa mangingisda. Isa pang bentahin nito ang mataas na presyong maaaring ibayad ng mga mamimili para sa produktong organic. Ito ay dahil alam nilang mas malinis at makabubuti ito sa kalusugan. Isa sa mga isdang may malaking potensyal at maaaring alagaan sa organikong paraan ay ang Pangasius hypothalamus. Ito ay may iba't ibang lokal na katawagan tulad ng river catfish, pangga, kanduhito o hitoli. Sa mga kilalang specialty restaurants at maging sa iba't ibang tahanang Pilipino, higit itong kilala bilang dory o basa fish. Maraming luto ang nagagawa sa isdang ito. Maaaring prito, inihaw, steamed, o minsay sinasabawan. Kadalasan, ito ay ginagawang fillet o kaya'y pinoproseso bilang nuggets, fishball, at patties. Ang Pangasius ay nagmula sa Mekong River na pinalilibutan ng mga bansang Cambodia, Laos, Vietnam at Thailand. Dinala ito sa Pilipinas bilang ornamental fish. Nakita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang potensyal ng Pangasius para sa freshwater aquaculture at noong 2007 ay inilunsad ito bilang alternatibong isda na maaaring alagaan sa palaisda ang tabang. Ang dahilan dito, ang Pangasius ay mabilis lumaki. It's a fast-growing species. Matibay siya kasi being tinatawag natin na kabilang doon sa catfish family, bimodal yung kanyang
respiration. So pwede siyang huminga gamit ang hangin na nasa atmosphere at pwede rin siyang gumamit ng tinatawag natin na dissolved oxygen. Mabilis lumaki ang pangasius kasi ang kanyang growth rate ay tinatayang nasa 6 gram per day. So kung ikukulture siya, sa loob ng 6 hanggang 8 buwan, siya ay maaaring lumaki ng 1 kilo. Maaaring makilala ang pangasius sa mga sumusunod na pisikal na katangian. Hugis biluhaba ang katawan. Mapusyaw na abuhin ang bahaging likuran, subalit maputi ang bahagi ng tiyan. Kurbado at palapad ang bibig na may 2 pares ng balbas sa magkabilang labi. Ang palikpik sa ibaba ng hasang o pectoral fin ay nagsisilbing tibo. Ang pangasius ay omnivore. Kumakain ito ng phytoplankton at zooplankton o mga mikroskopyong halaman at hayop na lumulutang sa tubig, detritus at lumot. Kapag malaki na, ito ay nagiging herbivore at maaaring kumain ng gulay at iba't ibang uri ng halaman at prutas. Ito ang dahilan kung bakit maaaring alagaan ang pangasius sa organikong paraan. Malaki ang demand ng pangasius dito sa Pilipinas. Umaangkat ang Pilipinas ng 800 metric tons kada buwan. Malaki ang magiging kontribusyon ng produksyon mula sa organic aquaculture upang mapunan ang lokal na demand. Ang tinitingnan natin ng BIFAR in partnership with DTI ay magkaroon ng import substitution na maproduce ng Pilipinas yung amount ng pangasius na ini-import natin. Ngayon, sa tingin namin, volume-wise, mahirap makipag-compete sa Vietnam. Pero kung itataasan natin yung antas ng ating, yung kwalidad ng ating kinukulture na pangasius, meron tayong magandang potential for that. Kaya pinasok ang pangasius sa tinatawag natin na organic aquaculture. Sa organikong pag-aalaga, maitataas ang antas at kalidad ng inaalagaang pangasius. Karamihan kasi sa mga tao ngayon ay naghahanap ng pagkaing residue-free, hormone-free, at walang additives na maaaring magdulot ng sakit o masamang epekto sa katawan. Isa itong healthy option na tunay namang mas nakabubuti sa kalusugan. Mula nang i-launch ng BIFAR yung pangasius ng 2007, marami ng development ang nangyari. From yung mga techno-demo projects na itinatag ng BIFAR in partnership with DTI, na-develop na rin yung tinatawag natin na value chain. Nakapag-train rin tayo ng mga technicians na agapay na sa gustong mag-alaga ng pangasius. So, sa ngayon, nakikita natin na meron ng at least mga 30% na reduction doon sa imported na pangasius na nandito sa ating market. At tinitingnan natin na by 2016, baka maaaring mapuna na ng locally cultured na species yung demand for pangasius in the local market. Ang pagbreed o pagpapaitlog ng organic pangasius ay nagsisimula sa pagpili ng broodstock. Ang pangasius ay nagiging sexually mature sa gulang na 2 hanggang 3 taon. Depende sa kondisyon ng tubig at masustansyang pagkain. Sa pagpapaitlog ng pangasius, mangangailangan ng mga sumusunod. Brood pond o tangke kung saan ito aalagaan
hanggang maging breeder. Breeding tank kung saan ikokondisyon ang mga breeder bago ito paitlogin. Hatching trays o jars na pagpipisaan ng itlog. At ang hormone o sariwang pituitary gland. Sa conventional na pamamaraan ng pagpapaitlog ng Pangasius, ang karaniwang ginagamit ay ang magkahalong pituitary gland at human chorionic gonadotropin o HCG o ang luteinizing releasing hormone analog o LRHA. Subalit sa pagproduce ng organic fingerlings, ang maaari lamang gamitin ay ang sariwang pituitary gland na mula sa hito o sa native na karpa. Madaling makilala ang inahin at ang lalaking sexually mature o male Pangasius. Ang tinatawag na gravid female ay matambok at malambot ang tiyan. Kapag pinisil ito, may madilaw na itlog na lumalabas. Kumpara dito, ang lalaking isda ay manipis ang katawan. Puting katas na malagatas ang lumalabas dito kapag pinisil ang tiyan. Ang mga paitluging isda ay inililipat sa breeding tank sa pares na dalawang lalaki sa isang babae. Para malaman kung gaano karami ang i-inject na hormone, tinitimbang muna ang mga babaeng isda. Masusing nililinis at pinakukuluan ang lahat ng gamit sa pagpapaitlog para siguraduhin hindi ito kakapitan ng fungi o bakterya. Sa paghahanda ng sariwang pituitary gland extract, kumuha ng sexually mature na hito at kauri nito o common carp. Gamit ang kutsilyo o itak, pinuputol ang ulo ng isda at sa pamamagitan ng paggamit ng tiyane, kinukuha ang pituitary gland sa ilalim ng utak. Dinudurog ito at hinahaluan ng 2 cc na distilled water para mabuo ang injectable hormone extract. Ang pag-iiniksyon ng PG extract ang sunod na proseso. Maaaring intramuscular o sa ilalim ng pectoral fin. Maaari rin namang intraperitoneal. Hindi dapat lumampas sa 2 cc ng hormone ang iniiniksyon sa isda. Makalipas ang 12 oras ay ibinibigay naman ang ikalawang pag-iiniksyon ng 3 dose. Kadalasang nagsisimula ang ovulation pagkalipas ng 10 hanggang 12 oras makaraan ang ikalawang pag-iiniksyon. Ang palatandaan nito ay ang maluwag na paglabas ng itlog mula sa inahing isda. Sabay na hinuhuli ang pares ng breeders. Pinupunasan para walang tumulong tubig. Hinihilot ang tiyan ng babae para mailabas lahat ng itlog. At ang tiyan ng lalaki para mailabas ang sperm patungo sa isang malinis na lalagyan sabay hinahalo sa pamamagitan ng pakpak ng manok. Hinuhugasan ito ng pinalamig na sinalang pinakuluang putik upang ang mga itlog ay hindi magdikit-dikit. Ang fertilized eggs ay hinuhugasan at inililipat sa hatching tray para sa pagpisa o incubation. Depende sa temperature ng tubig, ang itlog ay kadalasang napipisa sa loob ng 27 hanggang 32 oras. Ang newly hatched fry ay sinisimulang pakainin ng infusoria simula sa 2 araw ng pagkapisa. At Moina at Artemia naman sa mga sumusunod na araw. Kapag handa na, maaari na itong ilipat sa nursery pond para matutong kumain ng natural food. Ang nursery pond ay karaniwang may sukat
na 50 hanggang 100 metro kwadrado at may lalim na higit 1 metro. Ito ay dapat may magkahiwalay na pasukan at labasan ng tubig. Dapat ihanda ang nursery pond upang masigurong walang ibang isda na kakain o makikipagkompetensya sa fry. At dapat makapagpanatili ng sapat na likas na pagkain ng fry. Mga hakbang sa paghahanda ng nursery pond. Hulihin lahat ng dating stocks. Pakatihan ang pond. Ayusin ng dike at lagyan ng screen ang pasukan at labasan ng tubig. Alisin ng mga predator at competitor ng fry. Patagin ang ilalim ng pond. Lagyan ng organikong pataba tulad ng vermicast sa daming 1 kilo sa bawat 10 metro kwadrado. Sabuyan ng apog. Hayaang mabilad sa araw maghapon. Papasukan ng tubig kinabukasan hanggang maabot ang lalim na 1 metro. Pagkalipas ng 5 hanggang 7 araw, maaari nang ihulog ang fry sa nursery pond. Sa umaga o hapon kadalasang ginagawa ang paglipat ng fry sa nursery pond kung kailan malamig na ang panahon. Para mapanatili ang likas na pagkain sa pond, nilalagyan ito ng organic fertilizer tulad ng vermicast at maaari ding maglagay ng moina o artemia at mga organikong pagkain tulad ng organikong darak bukod sa likas na pagkain na matatagpuan sa nursery pond. Mahalaga ang water management sa pagpapalaki ng panggasyos. Ilan sa mga parameters na mahalagang masukat ay ang pH o ang asim o pakla ng tubig, dissolved oxygen o oksihenong nasa tubig, temperature at ang labo o linaw ng tubig. Ang pag-aalaga sa nursery ay kadalasang tumatagal ng 1 buwan o 30 araw. Maaaring ipasuri ang ilang fingerlings sa isang laboratoryo kung ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal at kauri nito. Pagkatapos nito, handa na ang mga fingerlings para ilipat sa palakihang palaisdaan sa dami na 1 hanggang 2 kada metro kwadrado. Ang grow-out culture ng panggasyos ay maaaring gawin sa palaisdaang putik o fish pond, o di kaya'y sa mga kulungang lambat na nakalagay sa Small Water Impoundment o SWIP or Small Farm Reserve o SFR. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aalaga ng panggasyos sa lawa at ilog. Alinsunod sa Guidelines for Environmentally Sound Culture of Panggasyos in the Philippines ng Fisheries Administrative Order No. 243. Tulad ng proseso sa paggawa at pagdisenyo ng nursery ponds, hindi nalalayo ang sinusunod na patakaran sa pag-ayos ng grow-out ponds para sa panggasyos. Mahalaga na simula pa lang ng culture period, ang lupa o pond soil ay dapat masuri sa laboratorio. Kasabay nito, ang mga fingerlings at lahat ng gagamiting pataba at pagkain ay dapat ring suriin sa laboratorio upang malaman kung ang mga ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal at iba pang kauri nito. Ang paraan ng paghahanda ng grow-out pond ay katulad din ng sa nursery pond. Hulihin ang lahat ng dating inaalagaang isda. Tanggalan ng tubig at patuyuin ang palaisdaan.
Ginagawa ito upang mapatay at matanggal ang mga iba't ibang uri ng isda, hayop at insekto na maaaring pumatay o maging kalaban ng panggaseous sa pagkain at lugar. Kung galing sa conventional na pag-aalaga, dumadaan pa sa isang cropping na tinatawag na transition culture bago maging organic culture. Kasabay sa pagpapatuyo ay ang pag-aayos ng dike, pagpatag ng lupa at ang paglalagay ng pinong lambat sa daluyan ng pagpasok at paglabas ng tubig upang hindi makapasok ang mga iba't ibang uri ng isda sa loob ng palaisdaan. Ang paglalagay ng organikong pataba o vermicast ay 1 o 2 kilo bawat 10 metro kwadrado. Ito ay sinasabog sa loob ng palaisdaan. Lagyan ng tubig ang palaisdaan matapos ang paglagay ng mga organikong pataba na may lalim na 1 hanggang 2 metro. Makalipas ang 7 araw, mapapansin ang pagtubo ng mga likas na pagkain sa loob ng palaisdaan. Handa nang mailipat dito ang mga panggaseous fingerlings na kalimitay may bigat na 5 gramo sa dami na 1 hanggang 2 kada metro kwadrado. Kapag malinaw na ang tubig, ito ay indikasyon na kaunti na lang ang likas na pagkain. Sinasabitan ng organic fertilizer o vermicast ang culture pond para masigurong tuloy-tuloy ang pagtubo ng natural food. Maaari ding bigyan ng gulay o iba pang indigenous feeds ang panggaseous bilang suplemento sa natural food na higit na mas mura. Kapag inani na ang panggaseous, muling kumuha ng sample para sa laboratory residue analysis. Sa kalaunan, ang harvested panggaseous ay ibinebenta sa merkado ng whole fresh o frozen. Ito ay masusing nilalagyan ng label ng organic panggaseous at ipinapa-certify sa Organic Certification Center of the Philippines o OCCP at Negros Island Certification Services o NYSERD. Sa pag-iikot ng BFAR sa mga piling lalawigan sa Pilipinas, para magbigay ng techno-demo on organic aquaculture ng panggaseous, sari-saring mga karanasan at personal na saloobin ang naisiwalat ng mga taong naging bahagi nito. Organic, yung mga gulay. Halimbawa, yung mga prutas, di ba mga leftover na prutas? Halimbawa, yung balat ng mangga, balat ng papaya, tinatsap lang yun. Pagkain na siya ng organic, na organic, ipagkain siya ng isda. Marami yung mga nakakain ng tao na prutas na hindi na natin kayang kainin, bigay mo sa kanila. Di ba libre ka na sa pagkain kaysa bibili ka ng pagkain sa palengke ang mahal-mahal ng kilo nun. Malaking gastos yun. Pero samantala kung mayroon kang nasa tabi na, di ba, mangga, nagkakalaglaga na nun, aanin mo yan. Tatsap-tsap-tsap mo lang yun, Pagkain na yun ng isda. Saka yung mga yung mga gulay, lulutuin mo lang, kung malilit pa yan, chop-chop mo rin, lulutuin mo ng isa, parang half cook, pwede mo na pagkain yun. Sa Yun ay organic, hindi yun makakasira sa katawan ng tao pag kinain mo na yung isda. Oo, maganda po yun. Ganun din, ang pinapakain ko ay maes, darak, soybean extract, at kung ano man na ma-harvest ko sa palibot katulad ng mga saging na saba, ay inihahalo ko din. Nagdadagdag din ako ng grass, itong duckweeds na aking pinapalaki sa ibang area sa pond. Meron din akong asola, pero hindi pa ako nag-harvest sa pamagitan ng organikong pamaraan. Siguro mga sa katapusan ng taon, Nobyembre o Enero-Pebrero, malalaman ko resulta kung ano ang kalalabasan. Ang role ko po sa Agriculture Office ay para tulungan ng mga magsasaka, lalong-lalo na po itong sa organic agriculture. So yung pong seminar na binigay sa amin,
napakaganda at marami nag-interest na mga magsasaka dito sa Antipolo. Kinukumbinsi ko sila na mag-alaga ng Pangasius. Yung iba nilang pisma na idle, kailangan na pagandahin tapos i-convert nila into Pangasius organic. At sinasabi ko sa kanila, mas malaki ang magiging kita nyo. So sana tulungan din ng pamalaan ang mga samahan ng mga magsasaka. Malaki po ang potensyal ng Pangasius compared dun sa ibang mga species, ibang isda. Kasi nakita po ron yung comparison ng between sa tilapia, kasi yung tilapia sa isang kilo usually mga 3 hanggang 4 piraso. Whereas ito sa Pangasius, isang piraso titimbang ng mga 1.3, 1.5 or 2 kilo. Isang piraso. Dangan nga lang medyo may pagkahirap, mahirap ang ng Pangasius, medyo mahal ng konti ang fingerlings. So ang sari lang pinagpapasalamat din namin dahil sa mga binibigay ng mga fingerlings ng Bureau of Fisheries sa pamamagitan ni Doktora Palma, Aida Palma, malaking bagay po sa mga magsasaka rito. So kung magkakaroon po sana ulit ng mga libreng fingerlings, marami pong matutuwa na magsasaka. Since marami kaming na-attendan na training, parang masarap bumalik dun sa yung dati nating method na walang mga chemicals. Kasi nakita naman natin yung mga outbreak ng iba-ibang sakit. Tsaka hindi maganda sa effect ng health ng tao yung may mga chemicals. Kita naman kasi na yung odor ng pagkain iba, tapos yung effect sa health ng tao iba rin. Sana po paramihin po yung Pangasius para paano natin sa mga mangisda na malayo sa kabayanan, makapag-alaga po sila para gumanggan ang kanilang pamumuhay. Saka makatulong sila sa kapwa. Diba? Sa dami ngayon nagugutom, maraming nangangailan ng pagkain. Sana tulungan nila ang mga may kakayahang mag-alaga ng Pangasius. Ilan lang po. So sa lahat ng gustong mag-alaga ng organic Pangasius, ang Bureau of Fisheries ay mayroong programa dito. Ito ay isa sa mga priority species na in-identify namin for organic aquaculture. At mayroon ng mga teknolohiya para dito. So kung sino man ang interesado, maaaring makipag-alam lamang sa Bureau of Fisheries, sa National Inland Fisheries Technology Center. Merong mga seminars na ikinoconduct dito tuwing huling Huwebes ng bawat buwan at nakatutok ito dun sa organic Pangasius para higit na maging madali ang pag-aalaga at higit na at magsimula sa tama ang sino mang gustong pumasok dito sa negosyo na ito. Simulan na ang pag-aalaga ng organic Pangasius. Makipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.